Being an unregistered motor vehicle po. Yun ang nakasulat sa TOP? Yes po, nakacheck po. Ano ang sabi? Sabi, okay naman yung ORCR po. Sabi niya, failure to carry ORCR while driving po ito dahil baka po hindi ko napakita yung ORCR ko, pero itong ORCR kong hawak, ito yung pinakita ko sa pulis na naghuli sa akin, babae po. Sa madaling salita, yung visa mo hindi expired, ano? Hindi po. Nagkamali ang pagkahuli ang pagkahuli. Magandang gabi po sa ating lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga nanonood po sa ating YouTube channel, no? Topic natin is yung ating mahal na Congressman Busita. So ito po, mayroon naman pong humingi ng tulong dito po sa ating mahal na Congressman, itong isang truck driver, no, mga idol. Bali, 10-wheeler po ang kanyang minamani. So ito po, sa kalahilanan ay nahuli po siya ng isang polis, no, mga idol. So ito po, panoorin po natin ang pinakabuong video. So hops, mga idol, huwag kalimutan, Don't forget like and share and subscribe to my channel. Maraming salamat po. Hello, good morning. Hello, sir. Morning. Opo. Ako po si Carlo Hernandez. Ano po nangyari po ba? Yung dinadrive ko, sir, 10-wheeler truck. Andito ako sa Iloilo City. Nag-pick up ako ng simento sa loob mismo ng PPE sa port. Natikitan ako dahil expired daw ang ORCR ko, sir. Sa ano pa ma-expire to, sir? Sa katapusan pa ng July, di ba may extended pa? Oo, tama. Ibig sabihin, sir, hindi pa ako expire yung ORCR, sir. Pero natikitan niya ako, sir, ng unregistered motor vehicle sa LTO ko kukunin. Asa, natikitan ka na? Oo, natikitan na kahapon, sir. Babiyahe sana ako ng Mindanao, sir, ng Sultan Pudarat. Dadaan ako ng asawa ko dahil na-aksidente sa motor. Nasa ospital. Tatagasan po kayo, brother. Kapit po ako. Kung tutulungan ako ni Colonel Busida, siya lang siguro makalutas nitong problema, sir. Kasi pagdating ng LTO, baka ititimbre din ng kasamahan nila doon na ganito, ganyan, ringluhin natin. Hey, Brother Percy, dudulog natin kay Congressman. Isahan ko po yung tulong ninyo, sir, sa ARSA. Balik ang katanong. Maraming salamat po. Okay, sige, maraming salamat. Hello, good morning. Sir, morning. Yung TOP ko, driving an unregistered, okay naman. Saka yung hindi expire yung oras. Yan, ang sabi ng LTO, failure to carry DL ORCR naman po ang indicate sa akin dahil hindi naman expired ang ORCR ko. Sir, bakit ganun? Ang gulo naman. Mamaya tawag ako sa iyo. Balikan kita. Yes po. Oo, sige. I-dobasak namin, ano. Sige po. Okay, sige. Tatawag ulit ako. Salamat po. Oo. Okay, sige po. Sige, salamat. Hello, sir. Hello. Standby lang, ha. Susubukan ko lang i-collect kay Congressman. Yes po. Yes, sige po. Lang, ha. Hello po. Hello. Hello, sir. Good morning, Congressman Busita. Ay, yes po, idol. Congratulations po. Saan ka ngayon? Magandang umaga po. Andito po ako sa Iloilo City po, sa LTO. Ano daw ang violation mo nung ikaw ay inuhuli? Driving an unregistered motor vehicle po. Yun ang nakasulat sa TOP? Yes po, nakacheck po. Ano ang sabi? Sabi, okay naman yung ORCR po. Kaya failure to carry ORCR while driving ko ito dahil baka po hindi ko napakita yung ORCR ko, pero itong ORCR kong hawak, ito yung pinakita ko sa pulis na naghuli sa akin, babae po. Sa madaling salita, yung visa mo hindi expired, ano? Hindi po. Nagkamali ang pagkahuli sa'yo, ano? Ang pagkahuli sa akin, opo. Saang LTO yan? Region 6, Western Visayas po. Sige, cut muna ang ating usapan. Babalikan ka namin. Ito ko naman po. Okay, sige. Okay, bye-bye. Hello, Brother Percy.
Yes po. Okay, sige. Nasa kabilang line si hold mo lang. Ako sabi ka rin ng man. Ah, okay. Okay, sige. Ta-transfer kita. I-hold mo lang, ha? Hold mo lang muna yun. Huwag mo bababa. Sige po. Okay, sige. Kapatid. Ay, sir, ng Earl Basira po, umutban to. Kausap ko na si Mr. dyan sa operation. Sabihin mo na pinapapunta ka ni Sir sa operation. Ma'am, pinapapunta po ako ni Sir dito po sa operation. Okay, na makikita nung kayo, numa-apprehend nung kayo, na naipakita niyo po ba yung ORCR niyo sa kuan? Sige. Nag-registrado naman po. Kailan mo yun? Naipakita niya, sir. Okay. Yan na ba si Sir? Ayun po. Oo. Kausapin ko nga uli. Okay. Sir, sis po. Pwede ka kausapin na eh. Sir, good morning. Kapatid, naipakita niya eh. Ang problema, nagko-conclude po yung inyong staff. No, baka po, kasi sir, pag isay, no? Pag hindi ko na ipakita no, yung ORCR ng sasakyan, presume siya na unregistered. At the same time, failure to carry ORCR. Pero ang nakita ko lang ko rito, sir, nakalagay unregistered. Dapat sinulat nung inyong deputy na no ORCR carry. Pero ang kanyang chinikan, unregistered vehicle. Hindi pwedeng mag-speculate. Pero i-double check namin, sir. Ha? With respect naman din sa inyong deputy, magandang ipatawag ninyo. Sige po. I-check po namin to tapos tatawagan po namin yung concerned na deputized agent po na nag-issue sa kanya ng ticket, sir. Okay po. Maraming salamat po. Yes, sir. Welcome po. At binabati ko rin kayo sa inyo pagkapanalo, sir. Salamat po. Sige, sir. Ibabalik ko na yung telepono, sir, ha? Salamat po. Okay. Hello, driver. Okay, ako si... Okay, sir. Ipapatawag yung humuli sa'yo. Opo. Para ma-validate yung ating sinasabi. Huwag kang mag-alala dahil malinaw na malinaw yung iyong sinasabi na ikaw ay may katwiran. Kasi kung wala kang naipakitang ORCR, dapat nakasulat sa ticket. Ayos po. Oo. Saan pa ba ang biyahe mo mula dyan sa Iloilo? Sa Mindanao, sir. Sa Sultan Kudarat po. Eh, hindi po ako natuloy na pagbiyahe. Gawa nga na pong nahuli din ako. Tapos na-cancel din yung papuntang asawa ko sa ospital na dahil na ospital yung asawa ko, sir, sa Bailan, sa Ruas Tapis. Ay, kumusta ang misis mo? Ooperahan sa ngayon. Kaya nga po, ang malabo po ngayon, sir, dahil andito po ako, hindi ko pa sa mabantayan doon kasi nuna ko yung lisensya kong makuha, sir, para makabiyahe din ako. Kailangan kong pira kasi, sir, pang ano, gustos dun sa asawa ko. Kaya, buntis kasi yun, sir, ng itmag. Alaw na yung operasyon niya eh. Baka hindi na siguro po ako makahabol. Baka ano na lang po, pakuha ko na lang yung lisensya ko, makauwi na po sa asawa ko para bukas makabiyahe ulit ako kung Pamindanao, kung makasampa pa dun sa unit. Nasaan ba ang iyong asawa ngayon? Bailan Hospital po, sa Rojas Capiz. Mula Iloilo hanggang Rojas Capiz, gaano kalayo? Mga 3 hours kung ibibiyahe po ng motor. Sa totoo lang, sir, 2 gabi, 2 araw akong inabalan nila ko. Hanggang ngayon, hindi pa po ako nakapabiyahe, sir, at hindi pa po ako nakauwi. Kahit nakaligo man lang ako, kahit brief po makakuha doon sa bahay, hindi na po. Dahil hindi na po ako kasi malayo po eh. Kaysa pabalik-balik ako, antayin ko na lang yung ma-release yung license ko bago ako umuwi sa asawa ko. Kasi kung makauwi ako doon, pagpabalik ko, pupunta na ako sa kanya, kailangan ko din ang lisensya ko kasi panghanap buhay ko yun eh. Oo, lalaki ang problema mo kung uunahin mo yung pag-uwi. Kasi kailangan ko din talaga, pira talaga, para pang tustos ko sa pamilya ko eh. Hindi yung asawa ko ngayon, operasyon ngayon, makita ko man lang sa asawa ko doon. Sidinti sa motor yun, nagkabanggaan sila ng dump truck. Oo, sige, huwag ka nang mag-alala at bibigyan kita ng 3,000. Salamat po, Colonel, pero hindi ko din sana tanggapin yung gawa nga ng dapat sila ang magbibigay ng ganyan. Kasi ang hinihingin ko lang sa'yo, yung mabalik lang lisensya ko, okay na sa akin? Tapat na sa akin yun? Sige, huwag kang mag-alala kasi base doon sa ticket mo,
malinaw na malinaw yung sinasabi mo? Apo. Kung hindi ka nagpakita ng ORCR, dapat nakasulat, no ORCR. Ispo, ispo. Kaya lang ipapatawag yung kabila, siyempre, pangit naman na ikaw lamang ang papakinggan. Ispo, ispo. Pero pag nadidikit namin siya, narehistrado naman po yung sakyan, eh, mapukulan po yan sa video security ward. Pero yung napakita ko sa kanya, sir, yung ORCR na yun, hindi yun, sir, yung tinignan niya yung, ano, sir, yung una. Nauna yung sinasabi mong 2010, tapos pangalawa pa yung nakita niya yun. Tapos may pinakita ka daw, sir, na ORCR, pero yung amount is only 200. Baka yung, sir, yung one, yung cancellation of mortgage or transfer, sir. Kaya yun po yung ginasiya niya po, na nag-issue sa sir ng ticket na ganun. Kasi 200 lang po yung one, yung amount sa OR po. Yung sabi niya, magpapadala po siya, sir, ng incident report. Pero kung gusto niyo po, sir, pwede yun namin kayo ma-charge sa pilot ng kanyang OR, sir. 1,000 yun po. 1,000. Captain ko si Mr. Up. Hello? Kapatid, ano yung nadinig ko sa'yo na magbabayad na lang siya ng 1,000? Yung sinabi ko, sir, tinawagan namin kasi, sir, yung nag-ticket sa kanya. Yung kasi, sir, yung naipakita niya po sa nag-issue ng ticket, yung 2017 na OR. Tapos, may pinakita po siya ng 2021 na OR, sabi ng deputize, eh, yung amount po is only 200. So, possibly, I was thinking na baka cancellation of mortgage yun or transfer of ownership po. Kaya po siya nag-issue ng ticket na unregistered. Pero, once na ma-adjudicate naman po dito sa opisina yan, sir, pag may napakita naman po siya na updated na ORCR, yun nga po, mag-fail lang po sa failure to carry ORCR po. Kapatid, ang sabi po ng nag-issue ng ticket, yung deputized agent na taga Port Police po, nung time po nang, na ma-apprehend po siya, na ipakita po niya yung 2017 po na OR. Tapos, may pinakita po ulit yung driver natin na OR, pero amounting only po sa 200. So, hindi kasi makita, sir, yung exactong transaction kasi po, basa, na, parang erase na po, non-readable po yung OR kasi nabasa nga po. So, pero nakita niya po sa amount is only 200. So, she was thinking po na hindi po yun yung OR for the renewal of registration. Hawak po ba ninyo yung sinasabi ng deputized na ipinakita nitong driver, yung sinasabing unreadable? Yun po yung papilis na pinakita po kasi ng driver sa deputized. Kasi yung deputized, pinapasubmit po namin ng incident report regarding po sa apprehension na ginawa niya po. Kausapin ko nga po yung driver. Sige, sir. Sige, sir. Oh. Opo. Kausapin ko yung driver. Hello, sir. May tanong ako sa iyo, driver. Naipakita mo ba yung CR at saka yung latest na official receipt, yung OR? Naipakita mo ba yun? Yes, po. Yung ORCR po na dala-dala ko po sa truck, yun ang pinakita ko po. Pakitingin niya magkanong amount na nakalagay dyan sa OR? Okay. Sir, kukunin ko lang yung ano ko, yung ORCR ko, sir. Okay. Okay. Yung OR na sinasabi mo, ipinakita mo, hawak mo ngayon. Andito po. Andito sa LTO, sir, kukunin ko pa. Sir, excuse. Sige, pahiram ko mo, pahiram. Yung ORCR, sir, kunin ko lang. Yung sa TOP ko. Pahiram. Ako, sir, pitang, sir, may naayos na hindi. Sir, sa, ano, sa LTO po. Hello? Apo, sir. Andito na po sa akin, sir. Kakakuha ko lang po. Sige. Tingnan mo nga yung nakalagay dyan sa OR kung magkano. 6,609 po. Okay. Ano ang date na nakalagay sa itaas? Sa ibabaw po yung date. Oo. 08-27-2021 po. Sige. Ibalik mo doon sa official ng LTO. Kakausap mo po. Okay. Sige po. Hello, sir. Kapatid. Oo. Ganito, kapatid. Una, itong driver, hindi ko naman kilala yan eh. Tumawag lang at nahingi ng tulong. Pangalawa, ang deputized agent ninyo, hindi ko rin kilala. Base tayo sa ebidensya. Di ba, kapag hinuli mo ang driver, kukumpiskahin mo yung lisensya at saka yung hawak niyang ORCR. Tama po ba? Sa aming po dito sa agency, sir, yung aming standard procedure po, eh, yung license na po ang kinukonfiscate namin, sir. Okay.
pag unregistered or yung naipakita niyang OHR ni Abid. Pinipicturean namin, sir, as evidence po para may meron kaming proof na at the time of our pension, ito po yung pinakita niya. Okay. Kaya ko lang naitanong yan without bias. Ito lang ang aking assessment dyan. Kung hindi ma-produce ng inyong deputized yung sinasabi niya na amount na nakalagay sa OR, which is sabi niya nasa 200 pesos, eh paumanhin po, ang nakikita ko nagpapalusot siya dyan kung wala siyang maipakitang ebidensya. Ito namang driver, malinaw, meron siya dyang ORCR at doon sa OR niya ang nakalagay is more than 6,000 pesos. So malinaw po, kung walang maipakitang patunay itong inyong deputized, nagpapalusot lamang po siya dahil supposedly meron siyang sinasabi mo na dapat at least nagpipicture kayo. Kung siya ay may picture na may pakita o may kopya na nakumpiska, ko po ay naniniwala sa kanyang version. Pero kung wala po siyang may pakita, malinaw na malinaw itong pag-uusap natin, ditong driver, nitong motorista, kahit pagbalibalik na rin ko yung usapan, consistent siya. Kaya lilinawin ko po, kung walang may pakita na ebidensya itong inyong deputized, ako po'y naniniwala siya ay nagpapalusot lamang. Pangalawa, dapat isinulat niya sa TOP yung sinasabi niya. Sige sir, dito kasi sa operation sir, dahil po nangyari ho ito, kailangan din po namin makita mo na yung incident report po ng deputized agent para yes, may pagpatiyan din po kami sa aming resolution po. Yes po, ganito lang po, kaya ko lang naman binabanggit yan para madepensahan ko itong panig ng driver. At linilinaw ko nga po, sa magkabilang party, wala akong dapat panigan kundi yung tama lamang. Kaya nga po ang challenge ko sa inyo as authority ay hinihiling ko po kung hindi mapatunayan o makapaglabas ng ebidensya yung inyong deputized, ako po'y naniniwala na siya ay nagpapalusot lamang. Ano po ang basihan ko? Yung nakasulat doon sa TOP. Kaya hinihiling ko po ma-imbestigan po agad ng maayos yan at mabilis. Dahil ang kung nadinig po ninyo ang aming pag-uusap ng driver, yung kanyang misis, dapat uoperahan kaya siya'y nagmamadali. Pero dahil sa pangyayaring yan, lumaki na ang problema niya. Hindi niya napuntahan yung dapat puntahan niya para sa misis niya. Pangalawa, ang laki nang nawawala sa kanya na dapat sana kinita na niya nitong nagdaang mga araw. At napakahirap po na nandiyan ka sa isang lugar na hindi ka man lang makaligo, makapag-toothbrush o makapag-CR. Naiintindihan ko po. Kapatid, isa lang ang hinihiling ko po. Maimbestigahan ng mabilis at maayos. Yun lamang po. Ikaw naman ay isa sa official ng LTO dyan sa Iloilo. Umaasa po ako sa ngalan po ng public service, pakitulungan po ninyo yung driver. Alam ko naman na hindi ikaw ang in charge doon sa adjudication. Hiniling ko po, tulungan po ninyo. Ito lamang po ang gusto kong iparating sa inyong opisina. Bigyan po na immediate attention yan dahil talagang napakarami pong LTO personnel, kasama na dyan yung mga deputized ninyo na hindi alam ang tamang trabaho kaya sobrang nakakaperwisyo po. Pakitulungan na naman po kasi sobra-sobra ang danyos dito sa kawaawang driver. Sige po sir. Opo. Ulitin ko po, magbase po tayo sa ebidensya, huwag sa kwento. Pakiusap po. Yes sir. Tatawag po uli ako. Sige sir, ibabalik ko na po yung telepono sa driver po. Maraming salamat po. Sige sir, welcome po. Driver. Opo. Hintayin mo yung resulta, diyan ka lang muna. Huwag kang mag-alala at hindi ka namin pababayaan, okay? Opo, maraming salamat po. God bless po. Okay, bye-bye. Hello, Brother Percy. Sarit lang. Hello, kapatid. Kausap ko ang regional director ng LTO nasa second floor. Yes, po. Pumunta ngayon din. Apo, pumunta po. Oo, kung anong pangyayari, kwento mo lang, ha? Okay, sige po. Oh, ngayon din, sabihin mo dyan sa mga tao dyan, kausap ni Congressman Busita, ang regional director, pinapapunta ka. Okay? Sige, opo, maraming salamat po. Sige, okay. Okay, bye-bye.
Hello po. Oh, Brother Percy, kamusta ka dyan? Sir, okay na po ako. Ano po? Opo, nakuha ko na po. Nakuha mo na, nirelease na. Yes po, nare-release na po. Ay, thank you Lord. So, gusto mo ikakita kay Congressman? Yes po. Oh, sige, saglit lang ha. Opo. Eh, nasa kabilang linya po si Congressman. Okay po. Kapatid, magandang hapon sa'yo. Sir, magandang hapon po. Anong balita? Nasa problema? Okay na po, sir. Tama ka naman at hindi naman kita ipagtatanggol kung ikaw ay mali. Kung mali ka, sasabihin ko lang sa'yo, bayaran mo na lang yung multa. Oo. Basta pag may problema at nasa katwiran ka, tawag lang anytime. Congressman, maraming salamat po sa tulong. Mag-ingat ha. Sige po, at ako'y pauwi na po para makadiretso na rin ako sa ospital. Okay, sige. Maraming salamat po. Okay, bye-bye.